So ito guys, mag-unboxing muna tayo guys. So ito yung water pump na papalitan natin guys. Yun. Very smooth sa guys. So yun. Bagong water pump. So kasama na rin yung gasket. Saka yung 7 volts. Yun guys. So ayun. So you're my angel. You're my angel. Sa mga kaindil nyo, mayroon tayong Ford EcoSport 2018 model. So, babaklasin natin to guys, yung water pump kasi masyado na siya maingay. At saka may leak siya guys, may leak. So, start natin. Bukan natin kung gaano kayo na guys. Natin masyado sa maingay guys, tapos may maingay yung makina, tapos may pagas, hirap sa kasi sira na yung bearing yan guys. Oh no, matulog ano, may ikot. So yun guys, so yung water pump may ikot, yun yung may pagas guys, so nababawasan yung kulang natin. So tatanggalin natin yan, yung water pump. So yun, tatanggalin natin guys kasi tanggalin lang natin yung isang terminal mga kaindil. Ibusin natin yan. So proceed tayo dito sa mga component mga kaindil. So tatanggalin lang natin to. So bago natin tanggalin to, reservoir, didrain muna natin yung tubig. No? So yun, tatanggalin lang natin yung tubig na, no? Yung coolant, sahod lang natin yung coolant kasi sayang naman mga kaingil, no? Yun, tatanggalin lang muna natin. So yun, tanggalin natin yung coolant, no? Itapo natin bago natin tanggalin yung water pump. Tanggalin yung ating hose ng reservoir. Ilis natin para maluwag sa dito mga kaingil, ano? Ayun, para maluwag sa dito. So tanggalin lang natin ito. So yan lang. Ang daming lumi sa loob. Tuloy dito mga kaingil, bago to, bago pinalitan to. Pero madumi siya, yun o. Ang daming aribaba. Tatanggalin natin engine support, ding timing cover, ditong bracket ng hose ng copper tube, ito yung sa aircon, tanggalin natin tong bracket, din star alternator, yun tatanggalin muna natin to, yung engine support. So ito guys, tatanggalin lang natin yung dalawang bolt diyan. To 18 mm. Yung kabila. So stock pa to guys yung ano no, stock pa tong water pump. Tayo pa lang unang makapagpalit nito. So stock pa yung water pump. Papalitan natin ng bago. Matigas yung bolt eh. So ayun oh. So ayun guys oh. Release na natin yung support ano. So ayun guys, natatanggal na natin yung mga tornilyo. So release na natin guys, no, ganun lang ka-basic guys, so, pag release ng water pump para hindi tayo gumamit ng special tools, no. Ayun, oh. So ayun guys, na-release na natin yung water pump. Tingnan natin yung kalamos lumos na sinapit ng water pump, no. So ayun guys, oh. Ayun, oh, maluwag na siya, oh, yan, oh. Kumbaga may play na, oh. Oh. Gumagalaw na yung bearing, may shaft shell kasi yan dito sa loob. So pag nag-leak yan, yun na yung palatandaan niya dito sa lumalabas, no? Kaya hindi makikita. Kung ititrace mo siya, hindi mo talaga makikita kasi nasa ilalim. Naka-cover ng timing chain, ng timing cover. Yan o maingay. So yun ang noise guys, pag umaandar makina niyo, yan ang ingay na ririnig niyo. Agong na siya. So kailangan palitan na natin. Ito yung bago. Wow!
So papalitan na rin natin ng gasket, hindi na balik natin yung bago. So ayun guys, inuha natin yung original gasket niya doon sa water pump na nasira. Hindi natin mapalitan ng pinadeliver sa atin guys, oh. Kasi tingnan mo naman, oh, na-dislocate na yung alignment ng gasket, oh, bulubaluktot. Hindi natin pwede ikabit to kasi baka ito pa yung magiging cause, eh, na magiging backjab tayo. So balik lang natin tong original. Well, okay pa naman siya guys, still naman siya, hindi naman talaga nasisira to o napupunit pagka stock niya original. So ibalik lang natin to, lilinisin lang natin yung housing, hindi balik natin tong gasket. Ito yung bagong water pump, so sukat naman yung original niya. So make sure lang natin, lalagyan natin ng silicone sa gilid para wala siyang leak. Wow! So okay. So ayan guys, bago natin ibalik tong bago, make sure natin, no, lagyan natin ng silicone gasket guys, no, kasi ito yung napaka-importante nasa loob para wala tayong nagiging back job. Kita tayo pa ulit-ulit dito sa water pump na to, na pag ikabit natin, sure bull. No po. Wow naman! Wow! Palitan na rin natin ng bagong bolt guys, no. So yan. So dito, dahil nalinis ko naman to, surface na to, balik na natin sa guys. Yan. Yan ang sinasabi ko dyan, kailangan walang leak yan. So dandahan lang natin, papasok natin to water pump. So yun mga ka-engine, lagyan lang natin pin dito yung tensioner para maluwag tayo makakabit dun sa loob. Mga ka-engine, ano yan, lagyan ko ng lock. So ipapasok lang natin to, dahil may lock na siya. Sintro lang natin tong pin mga ka-engine, no, doon sa water pump ito. Yan, sintro lang natin to para mag-lock siya. Yan, kailangan makaabot siya dyan mga ka-engine, yung pinaka-lock pin niya. Yan. Ilaw. So ayun guys, nilagay na natin yung water pump na bago guys, na-fix na natin yung bolt. And then yung belt, yun, nilagyan lang natin cable tie kanina yan, nilagay natin yung tensioner. So fix na siya guys, okay na, oh. Okay na timing belt. Hindi na nagbago yung timing kasi hindi na natin nirelease yung timing belt. Gumawa na lang tayo ng paraan kasi wala tayong special tools guys para sa crankshaft lock and then dito sa camshaft. So yun, inano na lang natin yan, pinix na natin yung tensioner, yun, kita na natin ang gusto dahil na-final na natin yan, tanggal na natin yung pin, tensioner, yung timing belt. So ikutin na natin bago natin i-fix ang cover. Wow! Ikutin na natin main drive. Yan. Normal yung laro ng tensioner. Yan. Yung mga ka-engine, higpitan na natin, nilagay na natin yung engine support, tapos check natin ulit yung timing, yung drive pull. So yung mga ka-engine, kakabit lang natin yung reservoir, try na natin yung kung okay yung timing natin. Let me start. So ayun mga ka-engine, na-observe ka natin isang oras na tayo nag-observe dito. Kung water naman sa mga ka-engine, kumbaga na naman yung makina, wala tayong ano, wala tayong check engine. So all goods, yun, observe na rin natin na kaya kung lugar. Titingnan natin kung may mga leak. So after 1 hour, wala namang leak dito na nangyayari mga ka-engine. Gaslight. Ito pump natin, oh. Wala lang tayo gasket. Yun, hindi ko na binalik yung gasket. Yan, tulad yan. Kasi may damage mga ka-engine, oh. Yung pinadala may damage. So yung original niya pa rin yung na-gasket ang nilagay ko. Kasi na-damage sa delivery, Lazada. So itong luma niya, wala na talaga yan. Gumagalaw na mga ka-engine, oh. Oop! Ang inang pabang gayon ako. Lapit! Let's go!
ang engine, okay naman siya. Wala pa rin check engine doon, okay naman siya. Walang overheating. So, goods. So, wala tayong check engine dyan, ano. Maliban na lang sa light indicator, handbrake indicator, tsaka door indicator. So, okay. So, ayun mga ka-engine, dahil all goods tayo doon, under observation until now. So, ayun. Bibitrikin na lang ito ni Mama Luna. So, maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel, mga ka-engine. So, hanggang dito ko na lang tatapusin, mga ka-engine. Thank you for watching. Bye! So, you're my engine. You're my engine.